Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is light. Lead me in the way everlasting. Don't ever stop, don't ever stop. 알아 I will seek with all my heart. Set my eyes, set my mind upon your word. Jesus, you are the way, you are the way, and I will follow. You are the way, the only way, and I will follow. Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is light. Lead me in the way everlasting. Don't ever stop, don't ever stop. You alone I will seek with all my heart. Set my eyes, set my mind upon your word. Jesus, you are the way, you are the way, and I will follow. You are the way, the only way, and I will follow. Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is life. Lead me in the way everlasting. Don't ever stop, don't ever stop. Whatever is true, whatever is right, whatever is pure, whatever is life. Lead me in the way everlasting. Don't ever stop, don't ever stop. 'Afternoon, kids! Ngayon naman, samahan niyo ako sa panalangin. Let's put our hands together like this, bow our head, close our eyes, and let's pray. Yes, Lord, we praise you for this day. We want to thank you sa blessing, sa protection na binigay niyo po sa bawat isa nitong mga nagdaang linggo. We also want to thank you sa opportunity na makapag-worship, na makapakinig ng inyong salita through this online platform. Lord, right now we want to ask for your wisdom and for your guidance as we tackle about your word. We also praying, Panginoon, na maraming mga bata ang makapakinig ng inyong salita, matouch po ang kanilang mga puso at matouch din po ang kanilang mga buhay. We ask this prayer, Panginoon, in your mighty name, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.
12. There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. Inutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angka ng mga hari at ilan sa angka ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay ang mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babilonya. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Belteshazzar, Shadrach naman si Hananias, Meshach si Misael at Abednego si Azarias. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakausap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglalaan ng pagkain at inumin niyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo. Tiyak na pupugutan niya ako ng ulo." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na pinagkakatiwalaan ni Aspenas na mga laga sa kanya at sa 3 niyang kaibigan. Pakiusap niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos ihambing niyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat." Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw at pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa sa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya kulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod rito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili na Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nebuchadnezzar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias. Kaya't naging lingkod sila ng hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa mga salamangkero at mga engkantador ng kaharian. Lumipas ang maraming panahon. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ginto. Nang matapos ito, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, "Inuutos sa lahat ng tao na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar sa sandaling marinig ang tunog ng mga instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay hihagis agad sa naglalagablab na pugon." Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babilonya upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar,
Mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos at hindi sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Gusto nyo bang ipatapon ko kayo sa naggalagablab na pagod? Sumagot sila, Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin nyo po kung iyan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na pinagawa ninyo. Kawal! Igapos ang mga to at painitin pa ng pitong ulit ang pugon. Ihagi sila! At ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Ngunit, nagtaka si Haring Nebuchadnezzar. Hindi ba tatlo lamang ang iniagis sa apoy? Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos. Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, Lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Dinignan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni Bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang mga anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito sa ganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sununod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Hi kids! Kumusta kayo? Ano, ready na ba ulit kayo sa ating game? Last Sunday, tinulungan natin si Bubuyog sa pagpili ng tamang daanan papunta kay Bulaklak. Dahil sabi nga, direction, not intention, will determine our destination. Matagumpay nating naituro kay Bubuyog ang right path. Kaya naman, nakarating siya kay Bulaklak. Ngayon naman, handa na ba kayo? Tulungan niyo akong hulaan kung ano ang mga susunod na pwedeng mangyari. Oh, guess the next picture ah. Oh, may isang bata na nagtapon ng basura sa ilog. Ano kaya mangyayari? Tama! Dudumi ang ilog at dadami ang basurang lulutang-lutang. Nako, hindi ito maganda. Kung madumi at puno ng basura ang mga ilog, ano kaya ang pwedeng resulta nito? Nako, oo, babaha. Aapaw ang tubig mula sa ilog at magdudulot ito ng pagbaha. Okay, next.
may isang bata na ayaw mag-aral. Ano kaya ang posibleng dahilan at ba't ayaw niya mag-aral? Aha! Ayun, kaya naman pala, nagse-cellphone siya o mas gusto niya na maglaro ng gadgets. Nako, paano nang studies niya? Oh, dahil dun, mababa tuloy ang nakuha niyang grade sa school. Oh, eto naman. Isang batang mahilig kumain ng gulay at masusustansyang pagkain. Kagaya niyo ba siya, mga bata? Hindi rin siya kumakain ng junk foods. Aba, ayos siya. Kaya ang resulta, siya ay may malusog na pangangatawan. Diba kids, minsan mo na bang narinig mula kayo ng mommy at daddy ang salitang, oh, sabi ko naman sa'yo eh. Oh, diba, sabi ko naman sa'yo. Alam nyo kung bakit? Kasi dahil sa mga actions natin, alam na nila ang posibleng kahihinatnan nito. Ika nga, they have see it coming. Kaya naman kids, pag pinagsasabihan o pinaalalahanan ng parents, dapat sumunod ah, kasi they all want the best para sa inyo. Mahalaga ang tamang pagpili o desisyon kasi ang mga simpleng pastime ay maaaring maging pathway. Alright kids, sana may natutunan kayo. Let's be ready sa ating lesson na i-discuss ni Teacher Giselle. Magandang hapon, Science Kids! Nasa series pa rin tayo ng Principle of the Path. Sabi sa isang principle ng nakaraang linggo, direction, not intention, will determine your destination. Dagdag pa ni Teacher Christine, lahat daw tayo ay may direksyon na tinatahak o tatahakin papunta sa ating mga pangarap. Kaya naman ngayon, aalamin natin kung ano ang kahihitnanan ng mga pastime na ginagawa natin. The title of our topic today is Pastime or Pathway. But first, let's define pastime and pathway. Pastime is something that you do in your spare time because you enjoy it or are interested in it. Ito yung mga bagay na ginagawa natin kapag free time natin. Kaya nga pastime ang tawag. Ibig sabihin, pampalipas oras. Halimbawa, yung simpleng pagka-gadget natin kapag free time natin o wala tayong ginagawa. Pero minsan, kapag lagi natin ginagawa ang pastime na ito, ay nagiging hobby na natin kapag tumagal. Ako dati, yung pastime na ginagawa ko ay mahilig akong manood ng mga cooking shows o yung mga nagluluto. At yan ay mga examples lamang ng pastime. Let's define pathway. Pathway, a way of achieving a specified result, a course of action. Ito yung daan na tinatahak natin o tatahakin natin para maabot natin yung goal or yung dream natin. Katulad ng halimbawa kanina, ang simpleng pagka-gadget natin sa free time natin or pastime natin ay pwedeng maging pathway sa distraction or pagka-addict dito. Nagiging pathway natin ang isang bagay kapag lagi nating ginagawa ito. Isa pang halimbawa kanina ay yung pagkahilig kong manood ng mga nagluluto or mga cooking shows. Naging pathway ko ito na tinatahak ko na ngayon dahil nahilig akong magluto. So you see, oftentimes what we intended as a diversion or pastime eventually becomes a direction or pathway with an intended destination. The story of Daniel and his friends is an example of pastime and pathway. Naalala nyo sa story kanina, inalok sila ng pagkain at inumin ng hari, pero tinanggihan nila ito, and this is pastime. Dahil nung panahon na iyon, nagfa-fasting sila, pero alam nyo ba, pwede nila itong tanggapin, ngunit iba ang magiging resulta. Halimbawa na lang ay yung simpleng pagkupit mo ng pera sa wallet ni mama or ni papa. Dati, piso-piso lang o kaya mga barya lang yung kinukuha mo. Pero alam mo ba, kapag tinuloy-tuloy natin ang paggawa nito,
ay pwede siyang maging pathway sa isang masamang bagay, which is pagnanakaw. Mabalik tayo sa story nila Daniel at mga kaibigan niya. Nang sinabihan sila na sumamba sa rebulto ng ginawa noon, ay nanindigan sila at hindi sila sumamba. At ito ay pathway ng pastime na ginawa nila. How come, teacher, na naging pathway ito ng pastime na ginawa nila Daniel? Dahil sabi ko nga kanina, ang simpleng pastime na ginagawa natin ay nagiging pathway natin kapag lagi natin itong ginagawa. There are three things to keep in mind about following God's path for your life. Number one, identify yourself with Christ. To know where we are going, we have to know who we are. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Just like Daniel and his friends, alam nila kung ano ang dapat nilang kainin at gawin bilang tagasunod ng Diyos. Number 2, submit your whole self to God and trust Him. But teacher, how can we submit our whole self to God? By means of prayer, reading the Bible, doing their devotion, and worshiping Him. Sabi sa James chapter 4 verse 7 to 8, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you." Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will shall direct your paths." Nagtiwala sila na magiging malusog at matalino sila kahit na prutas at gulay lang ang kanilang kainin. At nagtiwala sila na ililigtas sila ng Diyos kahit na hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan na ginawa ng mga tao noon. And that is submitting themselves to God. Number 3, protect yourselves from the words of others. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, "Be strong in the Lord in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil." Nanindigan sila sa pananampalataya nila kay Lord kahit na may pressure galing sa hari noon at alipin sila ng bayan na iyon. Naging sandigan nila ang salita ng Diyos laban sa mga sinasabi ng iba. Here's our takeaway truth. Don't follow your heart, instead follow God's heart. It is wise to learn from your own experience, but it is much wiser to learn from the experience of others. Kids, remember, God has a plan for your life, and it's up to you to walk in His ways so you can fulfill it. Never let the enemy knock you off track and distract you from all that God has planned for you. Before we end our discussion, let's review first the three things that we have to keep in mind in following God's path for our life. Number 1, identify yourself with Christ. Number 2, submit your whole self to God and trust Him. And number 3, protect yourself from the words of others. And let's not forget that our pastime can be a pathway. Now let's stand up and worship. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me I give. Did I adore is
give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Give you my soul. I give you my heart, I give you my soul. I give you my heart, I give you my soul. Lord, have your every moment I'm away. Lord, have your way in me. Have your way in me. Have your I hope you enjoy and learn from our discussion kanina. Stay tuned dahil may Kids Talk tayo after this. And see you sa ating Kids TV next week. Same time, same day. Dito lang sa ating Zion Kids TV, your online kids church. Paalam!